ibibigay. O sabi nga, being served, sabi nga. Ibig sabihin ng being served, maituturing na naisilbi na yung subpoena. Okay? Ibig sabihin po ng subpoena ay pinagpapaliwanag na po. Binibigyan ng pagkakataon magpaliwanag si Bantag sa akusasyon ng ilang mga tao sa kanya. Oh. Kasi ang nangyari, nauna kasi yung pagpapabida nitong dalawang sekretary natin, si Remulla at si Abalos. Nauna yung pagpapabida nila na kesyo, tapos na. Anong tapos? Para kayong hindi mga abogado, 'di ba? Abogado kayo. So alam nyo dapat na hindi pa tapos. Kasi simula pa lang pambihira naman kayo. Oo. Na ang nangyari actually, alam mo ko ano tapos? Ha? Para lang sa kaalaman nyo, ang tunay na tapos, tapos na yung script nyo. Tapos na yung istorya ninyo sa media. Tapos na yung istorya ninyo sa taong bayan. Tapos nyo nang husgahan yung mama. Yun ang tapos. Pero yung tapos na sabihin ninyo, tapos na yung kaso, napakalayo pa para kung hindi kayo abogadyo na ni. Hindi ah, sa totoo lang, wag tayo maglukulukuhan dito. Wala ho ako sigurong abogadong matatanong. Kahit sigurong sinong abogado, kahit siguro yung si Kabutas malabong sabihin na tapos na yung issue na ito, 'di ba? Napakalabo ho. Ano ba kayo? Bakit nyo inuusga ang kagad sa publiko? Oh, ito ha. Papakita ko lang ho yung mga balitang lumabas ngayon patungkol ho dito kay Bantag. Team served na o tinuturing daw ng prosecutor ng Department of Justice na nahihahin na ang mga subpoena kaugnay ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Labid at sa middleman na si June Villamor. Oh. Yan ay kahit pa walang tumanggap na kopya ng subpoena nang ihatid ito sa bahay nila suspended View Court Chief Gerald Bantag at Deputy Officer Ricardo Zulueta. Nasa front line ng balitang yan, si Justine Punsala. Walang tao at nakakandado pa ang bahay ni Bureau of Corrections Deputy Security Officer Ricardo Zulueta sa Pandi, Bulacan. Kaya naman inipit na lang sagit ang subpoena sa kanya para sa preliminary investigation sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at sa Umano'y middleman na si June Villamor. Habang sa bahay naman sa Caloocan ni suspended View Court Chief Gerald Bantag, wala ring tao, kaya walang tumanggap ng subpoena. Ayon sa barangay chairman, huli nilang nakita si Bantag noon pang na-promote siya sa View Court. Ito ha, malinaw ho ah. Hindi ho nagtatago si Bantag. Okay? Bakit to? Sabi ho ng barangay mismo, mula nung na-promote si Bantag, wala na ho siya dyan sa lugar na yan. Okay? So, malinaw ho yun. Ako, naintindihan ko naman. Kasi syempre, yung lugar niya, parang hindi ho safety. Bakit to? Wala hong gate. Ano naman, no? Walang ka-gate. Iba na ho yun syempre yung katungkulan ni Bantag mula nung naging View Court Chief siya. Diba? Medyo, alam mo na, sa dami ba naman ng sumasabog dyan sa bilibid, marami ka talaga mapapaaway, makakaaway. At dahil doon, siguro kaya niya na pagdesisyonan na umalis na dyan sa bahay na yan. Kasi delicates, di ba? Kitang-kita naman nun natin na hindi ho ganun ka-guard yung ano, wala masyadong, at higit sa lahat, hindi ho mansyon. Okay, kaya lang, siguro, nandun yung kanyang address at hindi na inilagay yung address na kung saan mas safe siya. Diba? Kasi sinasabi nung iba, bakit daw hindi pinalitan? Siyempre, itinatago, delicate siya. At nangyari yan noon pa. Okay? Noon pa po yan nangyari at hindi yan ngayon lang. Mula nung na-promote si Bantag daw na DG, lumipat na husa siguro. Okay? At isa pa, ang linaw-linaw naman ho siguro, na yung mga media alam kung saan si Bantag o kinokontak si Bantag. Kung talagang gusto nilang ihatid at hindi lang basta pabalang, hindi ho naman nila iiwan siguro sa bahay yan. Diba? Kung yung media natuntun kung saan siya at saka lantaran. Sinasabi nga nung media, nagpa-exclusive interview sa Baguio So alam nyo na, DOJ, na nasa Baguio yung mama. Diba? Di sana
Kung alam nyo na doon, pwede nyo naman sigurong ipagtanong-tanong sa mga media friends ninyo, sa mga media na nag-interview kung asan si Bantag. Sigurado naman akong sasabihin sa inyo kasi hindi naman ho nagtatago yung mama. Malinaw po yan, ha? Hindi ho nagtatago yung mama. Matagal na po siyang lumipat. Wala pa ho itong mga kaso-kaso na ito, lumipat na po siya. May nagpunta kanina na taga DOJ, katok sang katok, walang nagbubukas. Kaya nagpunta... Pero sariwa pa yung mga halaman, eh. Baka iba na nakatira dyan, mumu na siguro. Sarito sa barangay para ipaalam na walang tao dun sa bahay. Binalik na ng ano, nung tao, nung sa DOJ, yung subpoena. Nakasaad sa subpoena na pirmado ng 3-man panel of prosecutors na iniimbitahan sina Bantag, Zulueta at iba pang suspect para dumalo sa preliminary investigation sa November 23 at December 5. Pinagsusumite sila ng counter affidavit at affidavit of witness. Ang Boss Banat ba, yung wallet mo may address mo doon? Opo. Kaya alam nila kung saan ako matutuntun. Ni Capres sila si Roy Mabasa, dismayado sa pahirapang paghahain ng subpoena kina Bantag. Based po sa amin na kuha information kay Bantag naman, sir, binalik daw po ng DOJ kasi wala daw pong magre-receive dun sa kanilang bahay. So, what is your reaction on this, sir? Akala ko ba sinasabi ni Ginoong Bantag na siya ay handang harapin itong mga allegations? Medyo maliho kayo dyan, Mr. Roy Mabasa, ha? Andaho siyang harapin. Anong gusto ninyo? Pauwiin niyo sa bahay na hindi naman niyan tinitirhan na para lang antayin at mag-andali, ha? Pupunta muna ako doon sa dati kong bahay. Okay? Antayin ko hanggang dumating yung subpoena. Ganon. Pasensya na, Roy Mabasa, ha? Pero sa tingin ko, maliho ay yung inyong komento na parang hindi seryoso si Bantag. Hindi kasi, halimbawa ako, dati po ako nakatira sa Fairview. O, yung iba ko mga address nandun pa sa Fairview yung address ko. Alam naman, pero wala na ako kaming bahay doon. Alam naman, punta ako doon kunwari, tapos doon ako mag-aabang. Antayin ko yung subpoena dito sa kalsada para hanggang dumaan ng DOJ. Pwede ho ba yun? Mr. Roy Mabasa, hindi naman ibig sabihin hindi ho seryoso ho si Bantag. Eh, malamang hindi na talaga dyan nakatira. Laban sa kanya, no? Kaya nga, nagtataka tayo. Kung totoo ba na since... Kaya nga, di ba, hindi nyo napansin? Sabi na nga nung abogado ni Bantag, eh, nasa Baguio sila. Alinaw eh, kung gusto talagang ihain, kung talagang gusto, kung gusto ah, at hindi ka pinahihirapan, alam nyo nang nasa Baguio yung mama, bakit hindi padala ng DOJ dun sa counterpart nila doon sa Baguio? May mga ano naman doon, may mga korte doon, di ba? O, edi, nandiyan na si Bantag, dyan na namin papadala. Ano to, walang confidential intelligence budget? Ang laki-laki ng mga budget nyo? Hindi nyo mapadala doon? Ano to? Kung ayaw nyo, ipag-grab nyo na lang. O gusto nyo, isabit nyo na lang sa kalapate. Yung mga kalapate nyo dyan na mababang lipad. Pwede na rin siguro. Pero si Ginoong Bantag, mukhang hindi naman eh. Ever since, dilimang isla. Git naman ang abogado ni Bantag si Attorney Rocky Balisong, matagal na nilang hinihintay ang subpoena. Kailangan lang daw gumawa ng paraan ng mga otoridad. We can serve it naman sa other addresses niya. Kung wala dun sa last known address, mana magre-receive din. We can always have it served dito sa Baguio. Oh, ayan na nga, oh! Ang linaw-linaw na, hindi naman nagtatago na sa Baguio. Oo, oh, akin na. Bigyan nyo na nga sa akin, ako na nga magdadala dyan. Kami na ni Sir Randel. Pupunta naman dito si Randel, magbiyahe kami dyan sa Baguio. Kami na magdala. Tinatamad pa kayong DOJ. Ano ba yan? Dadalhin lang, wala ba kayong mga tauhan? Dadami-dami yung sasakyan dyan. Nakakapunta nga, ano nga daw, sabi ni Bantag eh. Nakaka-ini-inspection nga daw yung bahay-bahay niya. Napupuntahan nyo ng patago. Tapos ngayon, hindi nyo madalaman lang yung subpoena, ano ba yan? Ako na! Tayo na, Randel Bunagan, magdala ng ano doon, subpoena! Ano? Kailan ba uwi mo dito? Ang tagal-tagal naman yan! Puro ka plat... Galit si Banat, bay. Eh kasi naman ang tagal-tagal eh! Alam naman nila na taga-Baguio si General Bantag. Kung wala doon sa last known address, then at least naman eh, ihanap naman nila kung saan nila pwedeng iserve. Hindi, ang gusto nila, pick-upin nyo. Buti nga yung mga pagkain, pwede nang dalhin sa bahay.
Yan, hindi malama iserve na maayos. Dadala raw sila sa pagdini. Sir, Banat ba yung nag-message ako doon sa Bayerong Cristobal na account nyo? Sige. Mamaya, madam, ha, sasagutin kita. Magkikita tayo sa Japan. Bukas na bukas din. Oras na matanggap nila ang sumpina. Sabi naman ng DOJ prosecutor, base sa kanilang record, ang ibinigay lang ng NBI at PNP na last known address ni Bantag ay ang bahay niya sa Caloocan. Kaya para sa kanila, deemed serve na ang sumpina. Rodi, sige na! Ayun naman, makaano naman kayo para namang napakahirap dalhin dun sa bagyo. Kailangan din daw ng NBI at PNP na maghain ng manifestation para maglabas muli ng subpoena na ipadadala sa bagong address ni Bantag. Well, I think as soon as the subpoena is released, it serves as a notice already to the whole world. No? To the whole world! Sa social media, the whole world! Etong si Attorney Mico Clabano, ano ba ito? Artista ba ito? talagang baka gusto mong gumawa ka pa ng TikTok at sineserve mo yung ganun, subpoena. This is the subpoena to the whole. O kaya kanta mo ay ito. Diba? O kunwari, ito, kunwari lang! Meron tayong props dyan. O, ito daw kunwari yung ano, yung subpoena. Jemaria Amero, marami salamat sa pampakape. Jemaria Amero. O, ito daw kunwari yung ano, yung subpoena. O, ganito si Attorney Mico sa TikTok. Yan na, serve na to the whole world. Baka ano naman? Hindi gaayusin. And kaya binibigyan natin sila ng pagkataon na sumagot doon sa mga allegations. At ito na po yung forum na sinasabi natin, na proper forum, para sumagot sila sa mga allegasyon. Alam mo, tama yung suggestion ng isa dito. Ipadala nyo na lang sa media. Anyway, excited naman ang media. Di ba? Excited naman ang media. Maunang makakuha ng kopya. O, di sila na mismo mag-serve para tapos ang usapan. Pagod na pagod kayo, hiyang-hiya naman kami sa inyo. To the whole world yan, ha? To the whole world. Ibang level talaga itong ating DOJ ngayon, ha? Pang whole world siya. Nagbabalita mo. The next performance will start momentarily.